Mula sa Underwater Aquarius Laboratory at Underwater Hotel hanggang sa pinakakaakit-akit na lighthouse sa mundo. Welcome mga makamakas, narito ang kakaibang lugar ng bahay sa mundo. Number 5. Clinton, New Zealand. Ang tirahan na ito ay mukhang Jedi Headquarters. Ang isang engineer na nagmula sa New Zealand ay lumikha ng isang tulad sa building mula sa scratch. Na umubos ng $50,000. Maging 3,000 na oras ng pagtatrabaho at 4 na tonelada ng bakal bago ito tuluyang natapos. Ang building ay tinatawag na Sky Sphere. Ito ay ganap na kinokontrol gamit lamang ang smartphone. Sa karagdagan ang smart home na ito ay pinapatakbo o pinapagana ng solar energy. Na merong biometric door lock na nakikipag-usap sa mga nangungupahan o may-ari nito, salamat sa artificial intelligence. Sa ngayon ay mayroon lamang isang downside ang gusali dahil wala itong storage system. Na nangangahulugang wala itong toilet o bathroom. Number 4. Florida Keys, USA. Ang lalaki na ito ay si Mark Holzbeck, na tinatawag na The Real Aquaman. Ito ay dahil sa nakatira ito sa ilalim ng tubig. At na-break ang record sa pananatili sa ilalim ng dagat sa kanyang unique na Aquarius Laboratory. Ito ay matatagpuan sa lalim na 20 meters deep sa Coral Archipelago sa Florida Keys. Si Holzbeck ay nakumpleto ang 31 underwater mission. Sa paninirahan sa ilalim ng dagat, sa loob ng 292 days. At para ipaalam ang kanyang kalagayan, ay tumatawag siya sa International Station mula sa kalawakan, at nakikipag-chat sa mga astronauts. Ang Aquarius na ito, ay medyo maginhawa sa paninirahan o pamumuhay. Dahil meron itong mini kitchen na nagpapainit ng isang system circulation ng hangin, at meron din itong powerful computer, at maging ang Wi-Fi. Pero para sa mga taong mahihilig sa underwater beauty at mga tanawin sa ilalim ng karagatan, ito ang bagay sa inyo. Ang Jules Undersea Lodge Underwater Hotel na matatagpuan din sa Florida. Ito ay isang original na research center na kalaunan ay nagsarado. Sa ngayon ay isa itong napakagandang original na hotel. Sa loob ay makikita mo lahat ng mga appliances, kahit maging ang microwave oven at TV. Ang isa sa pinakamagandang gawin sa hotel na ito ay ang pagtingin sa bintana. Pero bago tayo magpatuloy, ay huwag mong kalimutan i-click ang subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa ilalabas kong video. Number 3. Tradranga, Iceland. Gusto mong lumayo sa ingay at gulo, at gusto mo ng tahimik na pamumuhay, ang lugar na ito ang bagay sa'yo. Ito ang Tradranga, at marahil, ito ang pinakakaakit-akit na lighthouse sa mundo. Na matatagpuan sa baybayin ng Iceland. Ito ay may altitude na 130 meters sa itaas ng Atlantic. Ang maliit na lighthouse na ito, ay merong maliit na paliparan ng helicopter. Ngunit ang pagbaba ng lokasyon ng helicopter ay napakadelikado at kinakailangan ng maraming atensyon dahil sa isang pagkakamali lamang ay maari silang mapahamak. Ngunit hindi ito ang kamanghamanghang bagay sa lugar na ito. Dahil noong 30s nang ang lighthouse ay under construction, ang mga helicopters ay hindi nagagamit. Kaya ang mga tao ay nagbabangka at pagkatapos ay umaakyat gamit ang special na equipment. Sa ngayon, ay wala nang nakatira sa bahay, at ito ay ganap na fully automated. Number 2. Fujingshan, China. Ang nag-iisang lugar sa mundo, kung saan makikita mo ang walang hanggan, at hindi ka panipaniwalang tanawin. Ito ay gawa sa dalawang malalaking bato, na konektado sa pamamagitan ng tulay na hugis dragon. Bawat isang bato ay may nakamamanghang templo sa tuktok. Ang lugar na ito, ay matatagpuan sa taas na 1,000 meters above sea level. Ang mga tagasunod ng Buddhism, ay isinaalang-alang ang pagsekreto sa lugar.
At ito ay hindi nakakagulat na hindi mo ito matatawag na liblib. Madaming mga turista na palaging nagsisikipan upang makarating dito. Nahanda silang umakyat sa hagdan na merong 8,088 step. At aabutin ng 5 oras upang mapuntahan ang hindi kapanipaniwalang tanawin, kagaya ng walang katapusang kagubatan at kakaibang mga bato. Number 1. Drina Serbia. Ang kaakit-akit na bahay na nakatayo sa isang munting batong isla sa ilog ng Drina Serbia mula pa noong 1969. Bagamat nakakatakot isipin kung gaano nakadaming beses itong inayos. Ang water level dito ay patuloy na tumataas na nagiging dahilan kung bakit kailangan nilang itayo muli ang bahay. Pero ayon sa alamat, ang bahay ay tinayo ng isang grupo ng mga batang magkakaibigan. Na simpleng nang-arap ng kanilang sariling lugar para makapagpahinga hanggang sa napansin nila ang isang hindi pangkaraniwang bato sa ilog. Thanks for watching mga makamakas, pero bago yun, ay huwag mong kalimutan i-click ang subscribe at click the notification bell para lagi kang updated sa ilalabas kong video.